Admiral Green Bull. Kakampi ba? O kalaban? Isa sa mga pinamalaking bagay na pinakita sa atin bago mag one month break ang One Piece ay eto. Ang pagpasok ni Aramaki o kilala din bilang si Admiral Ryokugyu sa Wano. Ngayon, katulad ng mga pulis sa teleserye, dumating si Aramaki sa Wano nang tapos na ang lahat ng gulo. Ang kanyang trabaho na lang ngayon ay i-clean up ang mga piratang natalo sa laban. Ito ay may kita nating napilitan siyang gawin dahil sa kakulangan ng available na marines. Ang rason naman kung bakit may shortage ng marines ay dahil sa kaguluan sa labas ng Wano. Kung maaalala nyo, nasa mahigit kumulang isang buwan nang nasa Wano ang kampo nila Luffy. Pero huwag nating kakalimutan na bago magsimula ang arc na to, madami ding iniwan sa atin si Oda. Ang pinakamalaki dito ay ang mga kaganapan pagkatapos ng Reverie. Maliban sa pag-clean up, si Ryokugyu din ay inatasan ng world government na hulihin si Nico Robin. Sa katunayan niyan, ito ay ang top priority na ibinigay sa kanya ng Gorosei dahil sa ngayon, papalapit na't papalapit na mahalongkat ang katotohanan ng Void Century. Pero kahit na ganun, iba ang nasa isip ni Aramaki. Kung makikita nyo, inuna niyang uminom ng alak makipaglaban sa remnants ng Beast Pirates at marahil ang pinamali niyang gagawin ay targetin si Straw Hat Luffy. Kaya dito pa lang, sasagutin ko na ang tanong kung kakampi ba o kalaban si Admiral Ryokugyu. Si Aramaki ay magiging isang kalaban. Ayun nga lang, mayroong malaking pero. At ang pero na to ay magiging isang malaking parte ng final saga ng One Piece. Kaya bago yan, dito muna tayo sa bagay na obvious. Siya ay kabilang sa Marines ang masasabi natin ang pinakakalaban ng lahat ng pirata. Dahil dito, duty niya na sugpuin ang mga taong ayon sa kanyang tungkulin ay masama. Ngayon, hindi naman bago na ang isang Marine Admiral ay humarap sa madaming pirata ng sabay-sabay. Sa katunayan niyan, sila ang tinatawag na biggest weapons ng Marines. Ito ang nangyari noon sa Sabaody Archipelago, kung saan mag-isang ginulpi ni Admiral Kizaru ang mga piratang kinatatakutin ng kanilang henerasyon, aka ang mga supernova. Kung mapansin nyo naman, ang mga admirals ay mayroong devil fruits na nakasentro sa isang element. Bago ang timeskip, lahat sila ay Logia fruit users. Dahil sa mga panahon na to, ang Logia ay tinataguriang ang pinakamalakas na devil fruit. At para din ipakita na ang admirals ang final boss ng mga pirata, sila ang mga holders ng highest form ng element na yun. Si Aokiji ang ice, mas mataas kaysa sa snow. Si Akainu ang magma, mas mataas kaysa sa fire. At si Kizaru naman ang light. Kahit na wala pang pinapakita sa ating mas mababang form neto, pwede nating isipin na ang kanyang devil fruit ay kasing level ng kanyang dalawang kasamahan. Bilang mga admiral naman, kahit na may kakaunting diferensya, masasabi natin na sila ay magkakasing lakas. Dahil dito, pwede nating isipin na nasa same level lang si Fujitora, Ryokugyu, at si Kizaru. Kung si Fujitora ang element niya ay gravity, si Ryokugyu naman ay ang mga halaman. Ngayon, dahil haharapin ulit ng isang admiral ang worst generation, magkakaroon ba ng repeat ng Sabaody Archipelago? Pagdating dyan, masabi kong iba ang usapan ngayon. Ang taong tinatarget ni Admiral Ryokugyu ay hindi ang post-timeskip na Luffy na walang alam sa haki. Kundi ang kanyang haharapin ay ang bagong Luffy. Isang piratang hindi lang mayroong tatlong forms ng haki, pero nagagawa din ang mga advanced ability na ito. Siya din ang holder ng legendary Hitohito no Mi model Sun God Niga at ang taong nakatalo sa tinataguriang The Strongest Creature. Ang kakalabanin ni Ryokugyu ay ang bagong Yonko na si Straw Hat Luffy. Ang mas malaking problema pa dito ay hindi lang si Luffy ang bigating pirata na present sa Wano. Sa kasalukuyan, ang mga taong potensyal na harapin ni Ryokugyu ng sabay-sabay ay sina Trafalgar D. Law na may 3 billion bounty. Ang gutom at may gustong patunayan na si Eustace Kid na may 3 billion bounty din. Ang dalawang to ay may kakayahang tumalo sa isang Yonko. Isang piratang may fighting ability na higit pa sa isang admiral. Kaya ano kayang mangyayari kung haharapin ni Ryokugyu ang isang Yonko level na pirata at dalawa pang individual na kayang makatalo ng isang Yonko? Ituloy pa natin. Andito din ang buong crew ng Straw Hat.
si Zoro na mahalin tulad kina Law at Kid, at si Sanji na rival ni Zoro pagdating sa lakas. Ang bagong sali na si Yamato na kumpleto ang tatlong anyo ng Haki, ang former warlord na si Jinbei. Maliban sa kanila, andito din ang buong crew nila Kid at Law. Andito din ang Red Scabbards, Minx, mga kabilang sa Worst Generation na sina Apu, X-Drake at Hawkins. Pati na din ang dalawang Yonko na sina Big Mom at Kaido. Ngayon, mukhang hindi ko na kailangan pang sabihin kung anong mangyayari sa Admiral na to. Kaya, ang pag-usapan naman natin ay ang pero. Maliban kay Ryokugyu, may isa pang bagong Admiral na introduce sa atin pagkatapos ng time skip. At yun ay si Admiral Fujitora. Gamit siya bilang example, bilang isang marine, kalaban niya ang Straw Hats. Nagharap pa nga ang kampo nila Luffy laban sa mga marines na pinamumunuan na ito. Pero pagkatapos naman ng lahat ng gulo sa Dressrosa, literal na nag-turn ng blind eye sa Fujitora sa Straw Hat crew. Ano ang punto ko dito? Isang patunay na isang mahusay na author si Oda ay dahil wala siya pinapakitang character na black or white. Kung mapansin nyo, kadalasan ay hindi nakapako sa isang villain o ally ang mga characters sa One Piece. May mga pagkakataon na ang mga taong pinapakitang masama ay mabait pala. At ang ilang villains ay may rason kung bakit ganoon ang ginagawa nila. Sa bilang banda naman, may mga pagkakataon din na ang mga taong mabuti ay masama pala. Pero may mga pagkakataon din na mga dating villains o kalaban ay nagiging ally o makampi. Ilang examples naman dito ay ang paborito nating si Bon Clay, pati na din si na Crocodile, Smoker at si Fujitora. Kaya marahil ay tulad ni Fujitora, si Ryokugyu ay magiging isang silent fan ng Straw Hat Pirates. Yan ang pero. Ayun nga lang, hindi ito agad-agad mangyayari. Sa katunayan niyan ay kung nung una, isang small time na pirata ang tingin niya kay Luffy, magbabago to pagkatapos ng maranasan ang lakas ng bagong Yonko na to. Kung hindi man siya magugulpe, ipasok natin ang second possibility. At sana hindi ito mangyari dahil masasabi kong ito ay ang worst case scenario. Yun ay ang makapture si Nico Robin at gamit ng kanyang kakaibang Devil Fruit ability ay tumakas papaalis ng Wano. Hindi ko masyadong bibigyan ng din ang worst case scenario na to dahil hindi ito ang focus ng video na to. Kung interesado kayo dito, ilagay nyo na lang sa comment section below at susubukan ko itong gawan ng video. Kaya, balik tayo. Kung ang unang possibility man na magugulpe si Green Bull o ang pangalawa na makakapture neto si Nico Robin, malaki pa rin ang tsansa na magiging isang kakampi si Aramaki. Ang unang basehan ko dito ay ang true character o tunay na pagkatao ng isang individual. Kung babalikan natin ang sinabi ko kanina, may mga taong mabuti pero pinapakita munang masama sa una. Ang pinakamalaking clue naman kung paano natin malalaman kung mabuti o masama ang isang tao ay base sa true character neto. Pagdating kay Ryokugyu, yun ay ang simpleng panel na to. Dito, may kita nyo ang prisoner mind na udon. Pero hindi ganyan ang itsura niyan dati. Bago makarating si Ryokugyu, isang wasteland ang lugar na to. At ang mga sangkot dito ay ang Beast Pirates. At sino ba ang unang tinarget ni Admiral Ryokugyu? Walang iba kundi ang Beast Pirates, pati na din ang mga commanders na namumuno dito. Sa ngayon, ang udo na wasteland dati ay naging isang forest na napupuno ng buhay. At marahil, ito ang gagawin ni Ryokugyu habang siya ay naglalakad sa Wano. Ire-repair niya ang sirang ginawa ng kampo ni Kaido upang magkaroon ng mabuting pangmuhay ang mga citizens nito. Dahil dito, masasabi kong isang good guy si Aramaki. Ang pangalawang basehan ko naman ay ito. Ang real life influence ni Oda kay Aramaki. Tulad ng ibang admirals, ibinasa ni Oda si Ryokugyu sa isang totoong tao. At yun ay si Yoshui Harada. Para hindi na tayo magdalawang isip pa, sa movie na Ronin Guy, ginampanan ni Yoshui Harada ang karakter na nagnangalang Aramaki Genai. Ngayon, hindi lang pangalan, pagkatao at itsura ang genaya ni Oda, pero karamihan din ang character traits nito. Ilan dito ay ang tawa netong rahaha, pati na din ang hilig nito sa mga alak at sa babae. Pero ang bagay naman na tingin ko ay makaka-impact sa kanyang pagkatao sa future ay ito. Si Aramaki Genai ay isang samurai na fallen from grace.
Ibig sabihin na ito, mayroong ginawang malaking pagkakamali si Genai bago na ito na-redeem ang sarili niya sa mga tao. At sa ngayon sa Wano, mukhang may gagawing malaking pagkakamali din si Aramaki. Kayo, ano sa tingin nyo? Magiging isang kalaban ba si Aramaki o magiging isang akampe? Ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung natuwa kayo, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood at sa ulitin. Peace!